Good day sa ating lahat, mga kabakyard. Last week, mga kabakyard, ay bumili ako ng Decalb brown, no? O yung tinatawag nila na brown nick. So meron ako ngayon ditong Decalb brown na 7 heads or 7 hens, no? So ayan. Meron tayong good problem, no? Ayan, kung napansin nyo naman, kinulong ko sila kahapon, mga kabakyard, dahil nga nung naglinis kami, akala po namin is hindi sila nangingitlog, no? Tapos nung naglinis kami dito sa backyard namin, mga kabakyard, nakita namin yung mga itlog nila, kung saan sila nangingitlog. Ang dami po pala, mga kabakyard, no? So almost magdadalawang linggo na sila, so ang dami na pong itlog na nailay pala ng mga ito, no? So sabi ko pa naman sa nabilihan ko or nag-offer sa akin yan, hindi sila nangingitlog, no? Kasi nga pinakawalan ko sila dito. Pero ayan pa po yung isa, no? So bali 7 yan, 7 heads, ayan pa po yung isa. At kahapon, uy, ayan, nangingialam to isang hen natin dito. Ayan, nangitlog na sila dito sa kanilang pinaglagyan ko, mga kabakyard, no? Uy, ba't mo kinukuha yung di mo itlog? Kinuha niya, mga kabakyard. Ayan. At inilagay ko sila dito sa kulungan dahil nga po gusto ko na makolekta yung mga itlog nila. So, yung mga nakita kong itlog na ipapakita ko rin sa inyo, mga kabakyard, hindi ko alam kung yun ay fertile, pero sa ngayon, syempre, ang gagawin ko muna doon is mga table eggs. So, ganyan yung mga itlog nila. Iba-ibang klase, iba-ibang size, iba-ibang kulay, mga kabakyard, no? May dark brown, merong mga light, no? So, iba-iba po. So, yan sila ngayon. Ikinulong ko muna dyan sa scratch pen. Bali, 7 heads yung mga yan. Ayan, pinapakain ko muna ng madre de agua. So, yan. Ang tataba nila, mga kabakyard, kaya ganyan yung mga tsura nila, no? So, yan. Hayaan ko muna itong mga nandito ngayon, pero papakita ko po sa inyo yung mga nakita namin na mga itlog nila. Sobrang dami po, no? So ngayon, mga kabakyard, pakita ko muna sa inyo yung mga Rhode Islands natin. So ayan. Tapos nga pala, mga kabakyard, yung mga minarkot ko, hindi pa, wala pa akong nakikita ng ano, no? Wala pa akong nakikita ng pag-asa. So wala pa siyang roots. So ayan, pati itong isa wala pa. So ayan yung mga Rhode Island. Every morning, mga kabakyard, ay sila ay pinapakawalan ko. Ayan. Pero ito na sila, no? So every morning yan ay pinapakawalan ko sila. Ayan, naka-open lang yung kanilang kulungan, no? So, yan na yung mga dark mahogany natin, Rhode Island Red. Malalaki na sila, mga kabakyard, at tumitimbang na halos ng 1.5 kilo ang isa. No? So, yan. Yan na sila. Yan. No? So, bali, 1 week from now, siguro ay magpupurga na ako, magdadeworm na ako sa kanila ulit. Para nasa ganun ay mas bumilis pa lalo yung paglaki nila, no? Ayan. Meron tayo ditong 7 possible hens din sa mga Rhode Island natin. At meron tayong 4 na pang-upgrade sa ating mga native chickens, no? So ayan. Bali, ang bala ko, gusto ko pang bumili ng Rhode Island na dark mahogany. Ayan. Kung may mapapansin nyo, mga kabakir, dark mahogany ating mga Rhode Islands. Hindi sila kagaya ng sa Decalb. Ayan. Yung Decalb, mga kabakir, may mga Rhode Islands na ganyan ang kulay. Yun po yung tinatawag na production type. Kung mapapansin nyo naman po, magkaiba yung kulay nila. Mas dark itong atin ngayon na mga dark mahogany. Kaya nga po dark mahogany. At yung mga production type is mga ganun lamang po ang kulay sa mga brown, Decalb brown natin, no? So yan sila.
Ayan, babalik-balik lang sila dyan kasi may mga feeds pa po na naiwan sa kanilang kulungan, no? So, ngayon, gagawin natin mga kabakerd is mangongolekta tayo ng mga itlog ng Decalb natin. Mga loko itong mga kabakerd ko. Saan-saan sila ng itlog? Napakadami po. Nagulat pa po kami kahapon kasi nga, kala namin di sila nangingitlog pero ang dami po pala. Ayan. So, tingnan natin mga kabakerd. Samahan niyo ako. Kolektahin natin at gawin na muna nating table eggs. Ito, yung ating kalamansi namatay dahil sa init mga kabakerd, di nila kaya. So yan mga kabakerd, sayang itong ating kalamansi na to. Buti na lang nakakuha pa ako na isang clone or isang marcoted dito. At yan yung disadvantage kapag slope yung lugar. Tapos kahit na punuin nyo yan ng tubig pag summer, hindi enough para masustain yung needs ng kalamansi natin. That's why doon na pumapasok yung kagandahan ng mga nasa balde lang. Kasi maliit lang po yung root system niya. At kayang-kaya nating malagyan ng tubig. Ma-provide yung needs ng ating kalamansi. Kaya kahit na summertime, healthy pa din yung ating mga nasa balde. Pero ito ay patay na, no? So yan, ngayon, kolektahin na natin yung mga itlog na nakita ko, mga kabakerd. At samahan niyo po ako. So yan, sa palagay ko, maya-maya mga kabakerd ay may malakas na ulan. Kaya ngayon, kukunin ko na yung mga itlog at table eggs, no? So, di ko alam ngayon kung meron tong mga similya or fertile ba sila, pero sa ngayon, no? Dahil hindi ko pa sila na-prepare for breeding, So, ngayon, ang gagawin ko lang is kolektahin muna natin. Ayan, mga kabakerd, oh. Ayan. Ang daming itlog. Ito yung kanina, yung kinuha ko, yung kinukuha nung inahin dun sa scratch pen, no? Ayan, ang dami, mga kabakerd, oh. So, ayan. Kolektahin ko na muna sila. Talagay ko matagal na to dito kasi nga po 2 weeks ko na silang nabili. So, ayan o. Kabakerd. Kaya po sabi nung napagbilihan ko ay nangingitlog na daw po yung mga yun, no? Pakalakas ng hangin mga kabakerd. Madali na tayo. Ayan. Ang dami. Hindi ko na nabilang. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 mga kabakerd. Ay, hindi. 16 kasi daladala ko po pala isa. 16. Tapos meron pa dun. Sa likod ng Madre de Agua mga kabakerd. Pakita ko sa inyo. Ano yung Madre de Agua natin dito. Ayan o. Oh. Ang dami mga kabakerd o. Oh. Tignan nyo po yan. Ayan mga kabakerd. Kung meron kayong nabiling layer type na manok, no, kagaya nyan. Ayan o. Oh. At ang purpose nyo po is for personal consumption lamang. Sa tingin ko ito ay hindi na masama na harvest, no? Ang dami mga kabakerd. Siguro simula nung 2 weeks ago, simula nung nabili ko sila, siguro naglay na talaga sila ng itlog, no? So, dito kasi noon ay madaming nakatambak. So, ito tago to dati kaya siguro dito sila nangingitlog, ayan. Ang dami po. No? Ayan mga kabakerd. Kolektahin ko muna. So, ayan. Hindi na kayo lugi. Hindi na ako lugi sa nabili ko. Kaya, ang Decalb talaga is napakagandang gawin na layer type. Yun isa sa pinaka the best po na layer type ng manok, no? Decalb. Hindi ko na nabilang. Sibali na, mamaya na lang mga kabakerd. Ayan. Thank you.
Tapos meron pa po. Meron pa mga kabakerd. Pakita ko sa inyo. Tsaka, kakahanap ko mga kabakerd. Nakita ko din mga itlog ng bibi natin. Meron na rin ako nakitang mga itlog nila. Ayan. Ayan, no? Sila ng itlog sa likod ng Madre de Agua. Sa may likod ng kahoy, no? Meron dun mga kabakerd sa sulok na itlog din ng Decalb. So, hindi ko na muna kukunin. Kita ko na lang po sa inyo, no? Ito yung ating na-harvest. Pati yung ano, mga kabakerd, itlog ng bibe natin. Pakita ko din. Ayun, no? Bumubungad na mga kabakerd. Ang dami po niyan. Kanina nakita ko, nasa 11 na yata yan. Tapos ito ba po? Itlog din to ng Decalb, mga kabakerd. Kanina nakita ko galing yung isa dito. Ayan, lalaki mga kabakerd. Oh. Tatlo, no? Ayan. So, since nahawakan ko na, kolektahin na din natin. Yan. Huh? Ang daming bamboo shoots mga kabakerd. Ayan. Ito yung ayan, ang dami nating harvest mga kabakerd. Silipin natin yung itlog ng bibi. Medyo masukal dito pero pakita ko lang sa inyo mga kabakerd. Ayan o. Oh. Ang dami po. Ayan, nag-start na naman sila na mangitlog, no? Kaso ang daming langgam. Alis na tayo dito mga kabakerd bago pa tayo makain ng langgam, no? Ayan eh, mga harvest natin. Dami nating itlog ngayon. So, 7 heads lang po yan. Araw-araw siguro silang 7 nangingitlog. Kaya, ang dami nilang itlog, no? Tapos meron pa doon sa scratch pen mga kabakerd yung naiwan ko kanina kasi isa lang yung kinuha ko, yun nilabas no, isang native natin. Tapos dito ayan, no? Meron pa pong itlog dyan, dalawa. Tapos pakita ko lang sa inyo itong ating mga bagong biling rabbit dito. Mga kits pa sila, mga kabakerd. Kawawalay nung nabili natin, no? Ayan, apat. Ayan, busog na busog sila, mga kabakerd. At itong ating doe, palagay ko malapit na itong mga anak, no? Nilagyan na lang siya ng drawer dito, mga kabakerd. Bahala na siya kung saan siya mga anak, no? Ayan. Tapos yung apat. Tapos yung isang ano, ayun o, mga kabakerd, isa na back hiniwalay kasi wala pang kulungan. Yan, no? Tapos kukunin ko yung tatlo doon. Yan, kukunin ko na to ha. Huwag kayong magagalit. Paano ba to? Puka siya pala dito, kaya pala nakuha nung isang inahin kanina. Ayan. Ayan na. Ito na yung ating mga Rhode Islands. No? Ayan. Gustong gusto talaga nila yung Madre de Agua. Bukas nga pala mga kabakerd, mamimili na ako. Ipapamigay ko na yung ating incubator. At antabayanan nyo po, no? I-upload ko bukas. Meron na ako napili na lucky winner natin, no? So, yan. Ang ating na-collect na itlog ng ating mga Decalb. At
Yan, no? So, yan lamang ang update sa ngayon, mga kabackheard. At napakadami nating blessings. Yan, dami nating itlog na bigay ng ating mga bagong biling Decalb. So, sa lahat ng mga gustong mag-start ng chicken farming kahit sa backyard lang na maliit lang ang space, kita nyo naman po, ang daming itlog, mga kabackheard, no? At kung pang-araw-araw lang, hindi na po kayo lugi. Kahit anong klase lang ipakain nyo dyan, mga kabackheard, basta meron pa rin na konting feeds lang, tapos kanin, no? Mga kabackheard, manging-itlog yung mga yan. Kahit walang rooster, no? Kaya lang naman nilalagyan ng rooster is para maging fertile yung kanilang mga itlog. So, yun mga kabackheard, ngayon naman is syempre nangolekta na ako ng mga itlog. Kaya ngayon, kolektahin ko na din siguro yung mga itlog ng ating mga Brahma, no? Kasi may napansin na naman ako dito kahapon. Pwede na siyang i-harvest. Isasalang ko na siya sa ating incubator, no? Ayan, yung Brahma natin, nakabibili mga kabackheard, gumaganda na yung balahibo niya. Naglulugon na siya, no? Ayan. Uy, may sipon. Sip. Gaya ngayon, uulan, maya-maya, iinit, ulan, init, ulan, no? Kaya yung mga Brahma natin is, sa kapal ba naman ang balahibo nila mga kabackheard, kaya prone talaga sila sa sipon, pero na bibigyan naman natin sila ng gamot, no? At ang ganda pa rin ng kanilang pagbe-breed, hindi pa rin tayo nawawalan ng mga itlog, no? So ngayon, kukunin ko na yung ating itlog ng Brahma. Ito, broody siya mga kabackheard, no? Mapapansin nyo. Broody yung ating hen. Ayan. Alis ka dyan, be. Be, alis ka muna dyan, be. Ayan. Uy. Kailangan niyang malinisan. Ayan mga kabackheard, may tatlo na itlog. So mamaya panigurado mangingitlog po ito. Sa kanya to mga kabackheard kasi nga matutulis, no? Ito, hindi po matulis ang itlog niyan. So yan, no? At sa mga gustong mag-avail ng fertile eggs, mga kabackheard, wala pa po akong Brahma na naisa lang na hindi fertile. Mapansin nyo naman po ang lakas mga sta ng ating roo, no? At dadalawa lang po yung hen natin. Kaya, 100% po ako na fertile yung mga itlog nila. So, ayan mga kabackheard. At ito, isasalang ko na to sa incubator natin. Sa lahat na mga gusto mag-avail ng fertile eggs, no? Ay, mag-message lang po kayo sa kabackheard official. Para na sa ganun, dun ko po kayo marereplyan, no? Kasi dito sa YouTube mga kabackheard, dami pong nagko-comment kaya hindi ko na kayo isa-isang mareplyan, no? So yan, mga kabackheard, dito basan ko lang to kasi hindi siya pwedeng punasan lang, mapansin niyo po, at sasalang ko. So yun lamang sa ngayon mga kabackheard ang update dito sa ating backyard, at happy farming po ulit sa ating lahat.